Guys, ito po yung pinakabagong Suzuki Smash Fuel Injected. Ito nga yung isa sa pinakabagong underbone ng Suzuki. Alam naman po natin yung mga Suzuki Smash, kilala yan sa sobrang tibay. Ang bansag pa nga ng iba is the legendary Smash. Pero ngayon, naglabas na naman ng bagong model ng Suzuki, but this time, fuel injected na siya. Actually, yung old model or yung carb type, napakatipid na nga po nun sa gas eh. Eh lalo na po ito, naglabas sila ng fuel injected version. Tara mga parik at pag-usapan natin kung ano ba yung may offer sa atin at ano ang specs at features nito itong Suzuki Smash Fi. Itong Smash Fi mga pare ko, meron pa itong dalawang variant. Meron tayong Mags type at Spokes type. Itong Mags type mga pare ko, nagkakahalaga po ng 72,400. At itong Spokes type naman, meron tayong 67,400. Pero dito sa video na to mga pare ko, magpo-focus lang tayo dito sa Mags type ng Smash Fi. Sa mga gusto po ng installment dito sa motor na to, meron po siyang minimum down payment na 3,700. Medyo mababa lang to mga pare ko, kaya afford na afford talaga na mga pare kayo natin. Kung kukunin nyo po siya ng 36 months, meron po kayong monthly amortization na 4,297. At kung taga North Caloocan ka mga pare ko, bisitahin nyo lang po itong Suzuki shop. Malapit lang po ito sa may Zabarte Mall. Along Camarin Road lang to mga pare ko, kapag galing po kayo ng Zabarte Road, yung papuntang Zabote. Bandang kanan lang to mga pare ko, kaya madali pong makikita. Marami po silang iba't ibang model ng Suzuki dito. Maganda pa, napakaganda ng facility nila. Meron din po mga Suzuki genuine parts at napakababait pa po ng mga staff. Okay, bago ang lahat mga pare ko, pag-usapan muna natin yung makina nitong Suzuki Smash Fuel Injected. So meron po siyang 113cc, single overhead cam, single cylinder, at meron po siyang 2 valves. Ang special dito sa motor na to o yung nadagdag sa kanyang features is fuel injected. Actually, yung previous model mga pare ko, napakatipid na po sa gas nun, pero dito, mas pinatipid pa nila. Equipped din po ito ng Suzuki Eco Performance. Ito yung technology ng Suzuki na pinalakas nila yung makina, pero mas pinatipid pa nila yung fuel consumption. Dito sa kanya engine specification mga pare ko, SOHC tsaka 2 valve, dito palang halata talaga natin na matipid kumonsumo ito sa gasolina at sobrang perfect ito sa pang araw-araw nating biyahe kaysa sa mag-commute tayo. May laki po yung bore nito na 51mm at yung kanyang stroke is 55.4mm. Dito makikita natin mahaba yung stroke at mas maliit yung kanyang bore. Yung mga ganitong design kasi ng engine, focus po ito sa torque. Kaya magbato po ng makina nito ng 6.9 kilowatts at 7,000 RPM at maximum torque na 9.1 newton meter at 6,500 RPM. Yung cooling system po niya is air-cooled, which is normal po sa mga ganitong kalalaking makina. Normally, yung mga liquid-cooled, makikita po natin yan sa mga 150cc pataas, kaya dito sa mga 113cc ay kaya-kaya po i-compensate ng air cooling system yung nage-generate na init ng makina. Ang maganda pa dito, meron po itong electric at kickstarter. So kapag naubusan kayo ng battery or nalobat yung battery nyo, mapapaandar nyo pa rin po yung motor na to nang walang kahirap-hirap. Yung transmission po nito is naka 4 speed po tayo, constant mesh. Pero kahit 4 speed lang to mga pare kayo, no, base dun sa mga nagamit ko na Smash, mabibilis talaga yung mga ganitong motor. Iba talaga yung gawa ng Suzuki pagdating sa engine. Kahit 113cc lang ito mga pare ko, kaya nito makipagsabayan sa mga 125cc eh. Ganun po kaganda yung makina nitong Smash Fuel Injected. Meron po tayong compression ratio na 9.4:1 at average fuel consumption na 68 km per liter. Based po ito sa WMTC. Yung kanyang tanke mga pare kayo, no, meron tayong 3.7 liters na capacity. Medyo maliit siya, pero kung titingnan natin yung fuel efficiency niya, napakatipid po. So sa isang full tank, kaya nyo tumakbo lang nasa around 250 kilometers. Napakalayo na nun mga pare kayo. Kaya kahit maliit yung tanke niya, medyo madalang pa rin kayo bibisita sa mga gasoline station dahil sa kanyang tipid po ng konsumo ng gasolina. Sa mga suspension, sa unahan meron po tayong telescopic fork. Sa likod naman po, meron tayong dual shock. Hindi adjustable, hindi tayo naka-upside down fork. Pero yung mga gitong specs naman ng suspension kung pang araw-araw natin gagamitin, is enough na to, lalo na sa kanyang price. Sa mga gulong, sa unahan, meron po tayong 70 by 90 size 17. Sa likod naman po is 80 by 90 size 17. Sa mga preno, dito po sa unahan, sa Mags type, meron po tayong disc brake. Yung Spokes types kasi naka-drum brake yun yung unahan nila. Pero dito sa Mags type, naka-disc brake siya. Ang advantage kasi nito, malakas po yung stopping power nito. Tsaka walang masyadong delay kapag mamimreno kayo. Yung mga biglaang preno, emergency, talagang ihihinto ka agad kayo nito. Unlike dun sa drum brake, medyo may delay ng milliseconds yun eh. Pero dito talagang responsive yung kanyang preno. Sa likod naman po, drum brake po tayo yan kahit sa Spokes or Mags type. Pero dito sa likod, okay lang naman na drum brake siya. At least itong sa harap natin is naka-disc brake. Kadalasan kasi ang ginagamit talaga natin yung sa unahan kasi dun mas malakas yung stopping power. Yung likod parang pang alalay-alalay na lang siya eh.
Sa seatlet mga pare ko, good news kasi napakababa lang po, 755mm. Kaya sa mga average Filipino height, kaya-kaya nyo talaga i-drive ito. Tapos napakagaan pa po ng motor nito, meron lang po itong bigat na 94 kilograms. Yung carb type nga lang mga pare, kay maraming magpapatunay dyan na napakaganda talaga ng performance ng motor na yun, kahit 115cc lang. Lalo na ito, meron tong SEP, fuel injected na, mas maganda yung performance nito at the same time, mas matipid. Dito sa kanyang instrument pa nga pare ko, naka-analog po lahat yan, wala tayong makikitang digital. Pero ang maganda kasi dito, straight to the point yung mga information na makikita natin. Meron tayong speedometer, odometer, fuel tank gauge, meron tayong neutral, tapos meron tayong indicator dyan ng ating gearings. Syempre may signal light, may high and low, tsaka may check engine kasi fuel injected na to. So dito, yung mga pinaka-importanting information kapag nagdadrive tayo is andito. Wala po siyang tachometer, wala rin siyang orasan, pero yung mga yun kasi kahit wala naman yun, makakapag-drive pa rin tayo ng maayos. Unlike dito sa mga speedometer, odometer, pag wala ito, tsaka yung mga fuel gauge, medyo alanganin tayo sa biyahe, hindi natin alam kung kailan maubos yung gas natin, hindi natin alam kung ilan yung takbo natin, mamaya may speed limit kun sa mga lugar na pupuntahan natin, kaya sobrang importante talaga nitong mga nakalagay dito. Sa headlight mga pare ko, ito po yung kanyang itsura, nasa may bandang handlebar po yung headlight, tapos yung signal light is nasa baba. Gumagamit pa rin ito ng bulb type mga pare ko, hindi pa siya gumagamit ng mga LED, pero pwede nyo naman palitan yun ng mga LED, depende na lang po sa inyo. Pero kung ako tatanungin, papalitan ko to ng LED at maglalagay din ako ng auxiliary light kasi itong mga bulb type talaga mga pare ko, medyo mahina talaga yan. Mabibitin kayo lalo na sa mga long ride. Yung mga lubak na malalalim baka hindi nyo makita at pagmulan pa ng aksidente. Kaya isa sa magandang investment sa motor yung mga ilaw, mga phone holder, yung mga ganong accessories, sobrang useful sa atin sa pagra-ride natin. Wala pa itong USB charger mga pare ko, kaya pagbabiyahe tayo, medyo may pangamba tayo na malobat yung gadgets natin. Pero hindi naman ganong kabig deal kasi madali lang din naman magkabit ng mga USB charger sa mga ganitong klase ng motor. Ang maganda pa dito sa motor na to, meron siyang under seat compartment. So meron po itong total na 7.6 liters. Hindi siya ganong kalaki, hindi rin naman siya ganong kaliit, kumbaga saktong sakto lang. Yung mga importanteng mga bagay lang talagang pwede nating ilagay dyan, mga smartphone natin, wallet, mga gloves, ayan. Yung kapote pwede rin kasha dito kahit papaano. Pero yung mga malalaki na, yung mga sapatos, baka hindi na magkasha, depende pa rin sa size. Pero okay lang kasi yung mga mahalagang gamit naman natin is kakasha dyan. Pagdating naman sa forma mga pare ko, medyo iba yung forma nito kumpara dun sa carb type. Para sa akin mas maangas to eh, mas simple siya tingnan. Sa kanyang upuan naman mga pare ko, mas malapad yung upuan nito kumpara dun sa Raider Fi. So mag-expect tayo dito ng mas komportableng riding experience natin. Kahit dito sa may back ride natin, nakita ko yung foam niya, maganda rin. Naupuan ko, medyo malambot din, kaya okay na okay sa akin pang everyday, kahit pang long ride. Dito naman po sa foot peg ng angkasan nyo, yung pinaka-arm po ng tapakan niya, naka-aluminum tayo dyan. Mas okay kasi to, mas lightweight, tsaka hindi to kinakalawang. Unlike po kasi sa iba na bakal, katagalan kinakalawang. Pero dito aluminum. Mas presentable din po kasi yung ganitong mga aluminum eh. Dito naman po sa pinaka-cambio natin, may tapakan sa unahan tsaka sa likuran. Unlike po ng iba, tapak tsaka kawit, pero dito may tapakan din sa likuran. Para sa akin okay din yung ganito eh, di tapak yung likod kesa sa dikawit. Pero depende pa rin sa preference ng tao eh. Dito pa sa tail light natin, bulb type din po yung ginamit dyan. Kaya mag-expect tayo na mas mabilis to mapupundi kumpara dun sa mga LED. Pero ang maganda naman dito, mas mura yung mga bulb. Pero gaya nga nasabi ko kanina, pwede nyo pa rin yan palitan ng mga LED. Dito po sa right lever natin mga pare ko, sa ating preno, hindi po yun adjustable at wala po siyang coating or pintura. Plain po siya na aluminum. Which is para sa akin is mas okay kumpara dun sa mga may pintura. Kasi yung pintura katagalan, nababakbak din yun kapag ginagamit natin, bumabakat yung mga daliri natin. Pero dito, as is na po yan, ganyan na po talaga itsura niyan. Dito naman po sa kanan natin, since semi-automatic po itong motor na to, wala po tayong makikitang lever dyan. Tapos meron din po itong grab bar para sa mga angkasa natin, merong mahahawakan. Dagdag comfort na rin. Kasi kapag mga walang grab bar, nahihirapan din yung mga angkas natin sa mga biyahe eh. Pero dito, meron silang mahahawakan. Aluminum din po yan mga pare ko, kaya wala kayong pangamba na kalawangin po yan. Sa mga kulay mga pare ko, meron po tayong dalawang kulay. Meron tayong Titan Black at Metallic Matte Blue. So kung naghahanap kayo mga pare ko ng pang-service niyo pang araw-araw, gusto niyo yung matipid, at sure ako talaga matipid itong motor na to kasi yung carb type nito sobrang tipid na, mas lalo ito na fuel injected. At isa po ito sa mga motor na may re-recommend ako kung naghahanap kayo ng pang-service nyo pang araw-araw. Actually kahit pang long ride okay din to. Base sa nagamit ko na ibang mga Smash, maganda po yung performance nya. Mas lalo ito na graded yung makina at fuel injected na. So yun lang po mga pare ko, marami pong salamat sa panonood. Sana po nagustuhan nyo itong video natin. At huwag nyo po kalimutang mag-subscribe dito sa channel natin mga pare ko, para maging updated kayo sa mga video na gaya nito. Yun lang po mga pare ko, magandang araw po.